Magandang araw mga bata. Ngayon, may bago tayong pag-aaralan at ito ay tungkol sa classification of waste according to their properties. At ito ay bahagi ng ating aralin sa TLE na Household Services, no? Bakit nga ba ito mahalagang matutunan? Yan ang ating pag-aaralan at tutunghayan ngayong araw. Before tayo magsimula, let us be guided by this Bible verse. Sabi dito, "The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace." Ano po ang ibig sabihin nito? Ang Diyos ay kailangan natin sa ating buhay, no? Siya yung nabibigay ng grasya, ng pag-ibig sa atin. Kaya mga bata, gusto ko maunawaan nyo na sa bawat gagawin nyo, ialay nyo sa Diyos lahat ng gusto nyo mangyari, gusto nyong makamit sa buhay. Surrender it to God, no? Kahit yung mga maliliit na pag-aaral na ginagawa nyo ngayon sa inyong mga tahanan, gawin nyo, no? Gawin nyo para sa Diyos. And He will guide you throughout until maging successful kayo, no? So, alam ko kaya nyo yan. So, let's start. Meron tayong tinatawag na mga biodegradable. Ang biodegradable ay capable of being decomposed by bacteria or other living organism. Consumers have forced a shift to more biodegradable products. Ano daw ang ibig sabihin po ng biodegradable? Ang biodegradable daw po, ito yung mga basura na maaaring mabulok, no? So, ano ba yung mga halimbawa nito? Tignan natin mamaya. So, meron pang isang uri ng mga basura at ito yung non-biodegradable. Pag sinabi natin non-biodegradable sa kanyang definition, not capable of being broken down by the action of living organism, not biodegradable, non-biodegradable packaging, no? Ang ibig sabihin po ng non-biodegradable ay isa lang. Ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga hindi nabubulok, no? So, sabi mo, sir, alin po ang masama at alin po ang maganda sa dalawa? Definitely, yung maaaring makatulong sa atin is yung mga nabubulok, no? Kasi yung non-biodegradable, tumatambak lang siya, nagiging basura lang siya. At pag nag-pile up yan, kahit maliit na piraso ng candy, balat ng candy, is nagiging dumi siya, no? So, let us see. So, ito yung mga halimbawa ng biodegradable, no? Yung mga balat ng prutas, no? Balat ng mga saging and etc. No? Mga bulok na gulay, yung mga papel, mga kahoy, yun yung mga biodegradable or nabubulok. Ano naman yung mga non-biodegradable? Yun yung mga plastic bags, glass bottle, and cans. So, anong pwede natin gawin sa mga to? Pag biodegradable, pwede natin silang gamitin pataba. At kapag naman non-biodegradable, pwede natin silang gamitin ulit. Pwede natin silang i-recycle or i-reuse upang makabawas tayo sa dami ng basura, no? Dapat mahalin natin yung kalikasan, mga bata. Kasi alam nyo, kapag minamahal natin yung kapaligiran natin, yung kalikasan, mamahalin din tayo yan pabalik. Sa papaanong paraan, mababawasan natin yung mga sakuna, no? Yung global warming. Kasi alam nyo, malaki ang epekto nito sa pagbabago ng panahon. Lalo na yung mga basura, no? Lalo na kapag yung hindi nabubulok, anong gagawin ng iba? Susunugin nila. Pag sinunog nila yun, balikan natin yung science, no? Pag sinunog nila yun, magre-release yun ng carbon dioxide. And yung carbon dioxide ay hindi nakakatulong sa ating atmosphere, no? Sa Earth. Bakit po? That is considered as a greenhouse gases. And habang kumakapal ang greenhouse gases sa mundo natin, mas lalong umiinit. And it contributes to global warming. And global warming affects the climate, no? Nagkakaroon tayo ng climate change. Kaya napapansin nyo, ang lalakas na ng mga bagyo, no? Ang bilis ng bumaha. Kasi bakit? Kasi we become irresponsible for action, no? Kahit pamaliit na piraso ng candy yan, gusto ko maitindihan yung mga bata. Na kapag yan tinapon nyo, maaari yung dumami at makaapekto ng masama sa ating kapaligiran, okay? At meron tayong tatawag na mga hazardous waste, no? Ang mga hazardous waste yun yung mga explosive, flammable, irritant, toxic, no? Corrosive. Actually, yan yung mga toxic, no? Yung may mga naglalabas ng mga
mga masasamang chemicals na maaaring makaapekto sa kapaligiran and sa mga iba't ibang uri na living organism, magmapatao man o mapahayop. And we have non-hazardous waste naman katulad ng electric power generation, manufacturing materials such as pulp, paper, iron, steel, or glass and concrete. So ito yon, no? Yung food items, water and drink containers, nagiging non-hazardous siya kapag nakadispose siya ng tama, no? Or nilagay mo siya sa isang black bag. Now, we have some question and answer here. May papakita ko sa inyo mga larawan and sasabihin nyo lang sa akin kung ito ba ay biodegradable or non-biodegradable. Okay? Picture number one. Okay? Sulat nyo sa mga papel nyo kung ano ito. Okay? Let us see kung ano nga ba to. This is biodegradable. Okay? Balikan natin, bakit ito biodegradable? Biodegradable po yan kasi po yan ay nabubulok, no? Pwedeng gamitin pataba. O, nakita nyo naman, di ba? That is, those are mga balat ng prutas, no? Mga dahon, no? Mga, ayan, kita naman natin. So, mga nabubulok yan. So, hindi siya masyadong nakaka-apekto sa environment natin. Hence, pwede siya makatulong pa bilang mas ma-enrich yung lupa, mas maging maganda siya pag pinagtaniman kasi pwede natin siyang gamitin pataba, no? And hindi siya agad, I mean, wala siyang totally bad effects sa environment. Pero syempre, kapag nakakalat-kalat yan dyan, halimbawa sa bahay nyo or sa kapaligiran nyo, sa bakuran nyo, pakalat-kalat yan, ang sama naman tignan, no? So, dapat pa rin natin siya ilagay sa tamang lagayan o basurahan. So, tama yun, biodegradable. Picture number 2, ano yan? So, parang nabubulok na prutas pa rin. Hindi ko maano kung yan pa isang tol. Sige, I'll give you 5 seconds to answer in your notebook. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, tingnan natin. That is biodegradable ulit. No, bakit? That is a fruit, no? Nabubulok na prutas. Bulok na nga dito, diba? Nakita natin, nag-decompose na siya. Hindi pa siya basura. Next one. Ayan. Ano kaya to? Biodegradable or non-biodegradable? Okay. I give you 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay? The correct answer is non-biodegradable. Bakit? That is glass and plastics. Hindi yan nabubulok, no? It takes millions of years before siya ma-decompose, no? So that is considered as non-biodegradable. Now, let's sum it up. Ano ba yung natutunan natin ngayong araw? That there are two classification of waste. The first one is the biodegradable and the second one is the non-biodegradable. Huwag na natin pakomplikaduhin pa pag sinabi natin biodegradable, no, from the word bio, life, di ba? Degrade, parang decompose, degrade, no? Pag sinabi natin biodegradable, nabubulok, no? Pag sinabi mong balat ng prutas, balat ng gulay, papel, kahoy, biodegradable. Pag sinabi naman natin non-biodegradable, yan yung mga hindi nabubulok, no, mga plastic, no, mga bottles, mga glass bottles. So, kailangan everyday alam natin kung paano natin isi-separate yung mga waste natin according to their classification. Bakit? Para alam natin kung paano sila aayusin at gagamitin ulit kung may paggagamitan pa. Okay, para masukat kung may natutunan ba kayo, answer page 23 and 24, the written assessment on your notebook. Okay, buklatin nyo yung inyong mga modules and to be submitted tomorrow. Okay, thank you so much mga bata. I hope na may natutunan kayo ngayong araw. Bye-bye!